potential for this kind of draft. Pero going in na tayo sa Execration versus Blacklist International na kanina pa inaantay ng ating mga viewers. Series 3 game number 1 tayo. Athena and Baymax muna ang inyong tagapagsigaw. And right now guys, 3-man rotation on the middle lane ang nasasaksihan natin, Baymax. Yes, they would not go for their own jungle buff or yung purple buff na kukunin agad nila. Instead, they want to go for a clear wave dito. Was Blacklist International still focusing para sa purple buff nila? Magkakaroon tayo ng dito, jungle. Indeed, galing kay Chakno Marini. Galing agad. Pero look at that. Si Lods J, guys, si Chakno to most probably nag-change IGN lang. Pero rotation-wise, nakikita niya, nag-i-stay talaga si Lady Senorita, preventing other members of Execration to actually move forward, diba? Magkakaroon sila ng warning sign once na lumagpas talaga sila dyan banda sa Riverside. Yes, and speaking of vision dito, Blacklist International has the Yisun Jin. So maganda to para sa kanila, they could prevent possible ganks coming from the side of Execration dito. Pero onto the top lanes, 3 versus 1 yata ang maaaring maganap season dito, yung Yisun Jin natin as well as Eson. Pero the harassment is real, Maricatina. Lumalalim dito sila Wise, pero sasalbungin na lang with a mounting shocker na pinapagod. Nare-reveal dito yung position nila Lods J, pero disengage siya lang din. Medyo nag-iingat sila dito, pero mukhang si Lady Senorita maispotan dito na eto Max go with na nga with the first kill, pero makakaligtas na lang din with the shield and absorb na lang din ang mga damage siya binibigay dito ng Execration. On to the top naman, naked drop na yata with the half-life nila Renzio, pinagkutong nga nila Edward going in with the knock as well. Oh my gosh, si Lods J medyo nahuli ng pagdating. Flame shot will connect but will not sustain any damage na sapat para makapag-take down ng enemy hero Vayna. That was a very good pick off para sa side ng Blacklist International, Maring Athena. The dive is real coming from the Paquito. Good execution of skill. The left hook, the basic attack is enough indeed to take down nga yung membro natin onto the top side, which is si Renzo. I actually expected na malulugi talaga ang isang Benedetta agad sa Paquito, pero right now, another team is about to happen onto the turtle. Cometic Lance, ginapit agad dito ng Isom, pero look at the feathered air side talaga. Monster pop, hindi na mag-i-stop. At another kill ang masasecure dito ng Execration. Double kill for the Hayabusa. Meanwhile, medyo na iwan sa drain Edward, pero makakakuha na exchange. Look at Ohev here with a falling Starmoon. Maispatahan dito si Paremong Eto Max na papapasama. And that will be a 2-for-1 exchange, Baymax. But do you think who is in favor because of that clash? Sa Blacklist International still, kasi nakabawi pa rin yung Esmeralda. Ang ganda ng pasok niya galing doon sa likurad with the falling Star Moon, securing a takedown dito, which is si Eto Max. Napakalaking bagay nun. And also, though yung Hayabusa natin hindi nila na takedown, nakakuha din yung si Edward ulit doon sa teamfight na yun. And hindi naman po sa inyo, katulad na mangyayari dito sa middle lane kapag nagkataon. Guys, yung pack ito natin is a side lane, pero kapag nagka-item kasi yan, Maring Athena, the damage is high, makunat, yung setup, yung knock-up, maganda. Kaya kailangan nila pigilin niya. Pero another defense about to happen? Look at that, lumipad agad dito with a certain eagle taking the Wise on the processor. Lady Senorita with a meteor shower, medyo nahuli dito si Lodge, but he can back it up. I can handle it. Ang sagot niya dito, Baymax, because of that, medyo nagkukulangan ako sa rotation, sa bilis dito ang Blacklist International. Meanwhile, Execration, as much as possible, they want to be online into the early to mid game. Dahil ito mo yung pinaka-prowest ng gantong klase ng lineup. Pag dumating to sa late game, mahihirapan sila, noting that wala silang hard tank talaga na maipagsasagot against Blacklist International. Tama ka dyan about not having a hard tank, Maring Athena. Also, idagdag pa natin na most of their heroes are glass cannon. Si Brody, yung Benedetta, tsaka yung ating Farsight. As of now, on to the bottom lane, maganda yung ginagawa ng rotation ng Blacklist International. Sinusubukan nilang bawiin yung mga ginagawa ng Execration. Pero medyo nahuli doon si Lady Senorita. That is clearly a misposition. Medyo nauntog na siya doon sa may bandang Riverside. Pero look at that, falling Starman auto. Okay, pero sinalubong na Imperial Justice. Will they go for another kill? But Benedetta going in for a counter. And Renzio is doing it. And he might another double kill pa nga ba? Eye for an eye, ginamit agad dito. Shadow Slash. Pero hindi connect masyado yung damage. Instead, si Edward going in agad dito. Ito yung signature move ni Edward. Katapos ng clash, saka siya papasok. Kumbaga sa mga pulis, sa mga pelikula, ito na, nanghuhuli na siya ng mga kalaban against Execution. Mm-hmm. But, as of now, wala pa naman silang ganon katinde na damage para makakuha si single-handedly Baymax. Yes, pero the problem here is Blacklist International has already forgotten about the Brody onto the bottom lane. And if you look at the turret of Blacklist International, wala na tong
yung gold plating, meaning nasakop or nakuha na solo ng Brody natin exactly, yung gold doon sa mababa. Umapos na dito sa ESO with Imperial Justice pero wala magiging damage rest po dito sa Blacklist International. Instead sila yung mapipasan dito si Edward with a knockout strike, nakakasecure ng killing spree pa nga. Pero dito si Ed nahihirapan ang ibong tara pero si Ohe dito mapapasama. Look at the guiding wind, pumasok at it sila Lots M, nakakapag-preheat sa may bandang Gendy Wise going in with the normal attack, securing a kill against Execration and Lots A will be down. Nakakapag-preheat na lang sa may bandang Gendy Wise. Torn apart memory will tore apart his memory and HP di Baymax. Pero dito si Edward with the left hunch hook, oh my gosh, elbow pa nga ang ginamit dito. Sabi niya masyado ng pagod yung pambansang kamao. Okay, sikuhan mo na lang. Sikuhan na, siko gid. Pero grabe ah. Ang sakit ng damage and ang ganda ng pinakitang galawan doon nung ating Brody. Almost taken down by the Yason Shin. Pero he, ano eh, ang ganda ng pagka-fizzle niya to cancel out the base attack coming from the Brody. The torn apart memory as well to take down Lady Senorita with the triple kill. Pero hindi rin dapat natin kalimutan yung ginawa ni Edward doon. With the knockout right jab, left hook sa mukha. Taking down the Hayabusa. Pero on the bottom lane, matitake doon naman yata. Si Ohib na papasamang posisyon, hindi nag-i-enough yung Falling Star Monster at Shadow Kill for Lods J and si Kiel BJ doon. Talaga naman nag-shine through yung prowess niya when he's playing a hyper carry or core role para dito sa Execration. Yung mix niya or power niya as a player talaga na-witness natin. Pero dito si Edward, nice try in actually trying to deny the respective buff for Execration. Pero nice naman na rotation for nice the Farta cutting Takito or si Edward dito sa may bandang yes, top naman sa medyo medyo napapasama. Bayaran niyang eye for an eye kaya mabilis nakakapag-fizzle sa mga jab and hooks dito na nagaling kay pare mong Takito. Maring Atina, ang sakit ng damage dito no ng mga miyembro ngayon ng Blacklist International as well as ng Execration. And we're already 7 minutes into the game. 10-6 tayo in favor of Exe. 3K gold lead. And if you look at the items of the Brody, BOD. So literal glass cannon pala yung Brody natin dito. Pero Eti, bago tayo mag-item check dito, another thing is about to happen onto the bottom lane. Nakuha na nila yung condition nila para makapag-pick off dito ng mga members ng Blacklist International sa Eto. Mukhang mapapasama with the Falling Star Moon. Sinabi taga dito na Ohab Kiel BJ medyo nahuli sa may bandang dreams. Mukhang hindi yata makakatakas. Mountain Shocker just revealed the enemy position. Tumatakas trying to find a way out. And with the Quad Shadow, hindi na aabutan pa ni Edward. Meanwhile, this is actually a free turtle kung sakali mang hindi ko contesto ng Execration. But right medyo now, this will be resetted yata dahil palang nga pala dito sila Lodge and Lodge ay with the farm mo dito ginamit agad with the Mountain Shocker pero na-secure pa nito ito na lumabad at with the Freaking Eagle pero sila ang napapasama. Look at that Electro Final Blow ginamit na rin na Benedetta pero with the Meteor Shower counter exchange coming from Blacklist International wala sila masyado makukuha. Instead that will be a 1 for 1 trade pero hindi pa tapos si Renzio medyo napasama yung pag boost check doon. Ohe will be forced to use his Falling Star Moon just to disengage. Ang ganda ng counter-initiate na ginawa doon para hindi pa natatapos dito Maring Atina under middle lane. Oh, naku, yung tindi naman niya Quad Shadow. Masyado na si Eto Max. Nag-feather airstrike siya knowing that his position is very vulnerable now that patay pa noong time na yon yung kanyang support which is si Matilda Baymax. Yes, and eto guys, mabalik nung dilman tayo sa item check natin. Brody natin dito with the Brute Force Bracelet, Clock of Destiny, para doon sa ating Farsa, Benedetta dito, Bloodless Axe, Brute Force Bracelet as well. And, naku yung Hayabusa, may BOD na kaya medyo masakit yung damage natin. Wires yung Yason Shin sa kabilang team, going for the BOD, Pakito with the Queen's Wings, Bloodless Axe, Athena Shield para doon sa Sylvana natin. Enchanted Talisman, Calamity Reaper para kay Esmeralda, and if you look at the Chang'o, Enchanted Talisman as well. Pero counter middle lane, Feathered Earthstrike na i-commit na? Uy, may salubong na magaganap dito pero Fizzle and Shuriken lang ay babato dito nila Kiel BJ. Hindi nila mag-burst down agad si Esso. Medyo makunachi na rin yan using a tank emblem. But right now, I like the rotation na ginagawa ni Renzio against Blacklist International. Talagang lahat ng resources kung pwede lang. Sabi niya, sa amin na rin yan ipangalan ang lupain sa Execration para lang sila agad yung makakuha ng early advantage in building a proper items in order to counter at Blacklist International. Baymax, yes. Athena Shield nakita ko binili na agad ayun, dito ni nice itemization just to counter out yung magic namin magbibigay dito kay Lady Senorita. But look at that, around 2 pops lang dito ng Feathered Airstrike, halos mga lahati yung buhay dito ni Lady Senorita Baymax, which means na hindi na nila kaya
na sila yung mag-initiate agad-agad ng team fight without interrupting the process na sila mapipick up on din ng ito ang ganda ng position. Malook at the comment glance with the Imperial Justice ginamit agad. Oo, nakatakas. Mapapatay si Lods and this would mean a go signal for execution any moment now that na-punish na or na-dish out na nila dito yung mga ultimates ng Blacklist Internacional going in with a feathered airstrike. Kalahati ang HP dito ni Lady Senorita and Ohe, pero dito si Esfon may sariling blaba na ginagawa although wala silang mapuhang hero dito sa side wala ng Execration Baymax. I like the positioning of Blacklist Internacional dito. They're not giving away their location but still bantay sarado sa kanila yung level 1 lord. 10 minutes tayo into the game, 2 minutes pa yung kailangan nilang intayin up until the Luminous, pero on to the bottom lane makikita naman natin nagmamamaan lang si Edward dito with Serenio. Is Edward is actually doing a really good job, no? Hindi niya na hinahayaan magawa ulit ni Benedetta yung ginawa niya kanina, which is yung na split push niya up until the second turret yung top lane ng Blacklist Internacional. So yung minion pressure ngayon ng Blacklist dito medyo mabigat, and if you look at the map control hindi mo naman masasabi na is totally onto the side of Execration, pero another team is happening on the middle lane. Umasok agad daw si Esson pero wala makukuha. Instead, final elected blow ginamit agad dito ni Renzio. Medyo malalim siya nga makukuha dito ng YSS. Meanwhile, si Edward dito talaga namang with the jab and nakasay gagamitin niya nga ba dito pero wala makukuha exchange. Instead, Execration magpa-fallback na lang because of the 3 cent teamfight na lalug sila. Nalit sila ng respo against Renzio na napalalim. Meanwhile, I think that's a good exchange kahit papano na walan dito ng AOE or mismong burst damager ang Blacklist Internacional, but there is a counter go yata na naman dito. Nice defense come from Eto Max. Ito talaga yung prowess when you have a Farsa on your lineup. Maganda pang defend. And maring Athena, maibalik ko lang din naman about dun kay Renzio. I think nalugi dun yung side ng Execration. Why? Because maganda yung stats ng Renzio natin. So the bounty that was given onto the one that killed him, no, hindi si Lady Senorita because Lady Senorita is 0-4, is mataas. No, well, sinakuha niya kay Lady Senorita, medyo may kababaan since 0-4 nga yung kanyang score. And as of now, Blacklist Internacional nakakabawi na rin in terms of turret takedown. Objective-wise, still on the side of Execration, 3-1 in terms of turret takedown. Pero on to the middle, look at this. Talagang ayaw bigay ng Blacklist Internacional yung Lord natin. Talagang alam nila na kapag nakuha to ng Execration, kayang idiretso and mahihirapan sila lalo mag-initiate ng team fight dito. And ikaw, Maring Athena, sa palagay mo ba ano pang pwedeng gawin dito ng Execration ngayon? Ay, ng Blacklist Internacional. As much as possible, they need to push out against Blacklist Internacional. Blacklist on the other hand naman, wait, hold that out, look at that meteor tower smoke agad dito, pero pinasok ni Lods J. Mito si Lady Senorita na mabababa. Away si lang din, disengage lang din. Meanwhile, masyado maasin dito si Padre Monrenzio, but he can back it up. Mabilis at makulit ang isang Benedetta, kaya medyo mahirap hulihin to para sa Blacklist Internacional. Now they are starting the Lord, sila yung mas nakakalamang, pero there will be a contest from Execration. Meron pang kill VJ na buhay na may retribution, half an HP left for the Lord. I think this will be a reset Lord na nga ba, pero hindi, tinuloy pa rin Execration kasi pagka dito with a meteor shower sila pa ako ng Lady Senorita, pero na-scare pa rin with a retribution yung ating Lord. Okay, medyo napapasama ang position. Torn apart memory will secure a mega kill instead dito twice. Unti-unti nabubura sa mga National, I think they will be blacklisted into the Land of Dawn. Look at that, may pag-recall na atake dito ang Execration because of that. Sabi ng Execration, hindi buo yung loob nyo sa pag-take ng Lord. Kukunin namin, uubusin pa namin kayo. Now, Edward is the only one left to defend the middle lane for Blacklist Internacional. What do they have to do to come back, Baymax? What they have to do is remove doubts sa sarili nila. They already have the Lord eh. Pwede na nakakuha nila yun. Kaso, because of doubt, napaback away sila, and given the opportunity, Execration took it while having a teamfight. Yung mindset ng Hayabusa natin nandun sa Lord instead of the teamfight muna. And right after ma-retrain niya yung Lord, saka dun siya ngayon, nagbububuhos ng skill, the Quad Shadow, taking down the Esmeralda. Yun yung kinaganda ng Execration was Blacklist Internacional. Still, hindi pa naman tapos yung laban. Kaya pa nilang bumawi. Total map control is on the hands of Execration. But Blacklist Internacional, konting opening lang mabigay ng Execration dito, kayang-kaya pang bumawi. Yes. Let us remember, 6-0 pa rin yung pakito natin dito. They weren't able to take him down even doon sa teamfight na naganap. And if we look at the items, as of now dito, Glowing Wand and Ice Queen Wand na yung chang-on natin. Yesuchin with that endless battle, pagpak, tapos septa si Oracle na yung ating pakito, antique Kiras Athena Shield na yung Sylvana. For the other side naman, Lightning Trance and Divine Live yung Farsa natin. Benedetta, nako,
Meron na rin isang Antikeras dito. Talaga naman nagpapakunat mo isang Hayabusa Hepta si Endless Battle para na doon if it is happening. Final Electroblow ginamit agad dito ng Rezo pero mukhang hindi na yata makakatakas. No, he will with the eye for an eye pero dito si LDJ mukhang mapapasama ang posisyon dito ni Ethan trying to find a way to escape but look at Lods M here just shoving up the lane onto the top ng Blacklist International. Mapipilitan silang umuwi para mag-depend sa Baymax. Another thing is that I like that Execration has priority management. When I say priority management, guys, alam nila kung sino muna yung una nilang tatanggalin para mas mag-work sila as mas a team. Mas mag-work. Ito, si Edward, ito yung nagpapahirap sa kanila with Electro Final Blow shutting down Edward with the Pakito. Now that wala masyadong fighter na haharap for Blacklist International, pinaka-aasahan nila dito is Ezol and Oheb on the Falling Star. Pero look at that. Masyadong mahuli dito dahil malikot ang mga players. Integration Blue Cat at Falling Star will not connect to anyone pero eto makikita the perfect position at an Earthstrike. Look at all the stops that connect dito kay Iso nakakapag-feed with Electo Final Blow. Rentio pipilita na pumatay even under the turret of Blacklist. Grabe. Na pa rin dito after all the integration gusto nila mangatay ng buhay. Oheb with a shield, Frostmoon shield pero mukha ko secure a kill. Renzio medyo na ipa nag-lag behind Lods M. Nakakapag-free hit na naman dito si Lods J at Lods M, mga kaibigan, and Blacklist International butas na ang kanilang base onto the middle lane. Medyo nahihirapan sila lalo na may forsa ang Execration. Kailangan nilang maabot yun, Baymax eh. That's what I believe na kailangan nilang ma-achieve. That's what's the problem here. Even though walang tank yung Execration, nagagawa pa rin nila na pasukin yung miyembro ng Blacklist International. Kasi nga tulad ng sabi ko, tanky item yung binuo ng Brody natin dito as well as nung Benedetta. Whilst yung Farsa going full burst, ay actually yung Farsa going full burst with this item, free hit pa with a Feathered Earthstrike. So, nangyari, ang equation natin dito, namomroblema si Lady Senorita as well as si Wise. Si Wise hindi rin siya makapwesto. Every time na lalapit siya, nandyan syempre yung Hayabusa natin to try and take him down. Hindi siya maprotektahan dito. Actually, Ezol and Oheb is the one na ina-expect ko na mag-initiate ng team fight pero hindi. Nagkakaroon sila ng doubt, nagkakaroon sila ng takot. Hindi nila malaman kung kaya na ba nila yung Execration. Kaya every time na magkakaroon ng team fight, nasisira yung diskarte nila. And speaking of team fight, a team fight might actually happen on this Lord like now level 2 Luminous Lord Tomarim at ina kapag nagkataon. Si Lods J dito napapansin ko talaga dinidish out or pinipiko niya rin dito yung Blacklist International. Another thing is that I like that Execration nagplant agad sila ng roots nila early to the game na ngayon talagang nagbubunga. 509 KDA for Lods M which says na hindi talaga naaabot ang Blacklist International na pinaka main target nila which is the Brody na nagbibigay rin na matindihang damage. 614 pero look at Ezon here in just a blink of an eye na nila. Look at that Feathered Earthstrike, Electro Final Blow with the eye for an eye. Samahan mo pa na Shadow Kill. Talaga ng Mombo Combo of Layer Skills ang pinapamalas dito ng Execration against Blacklist International. Because of that, two members down, three Lord for Execration. They might finish this round, guys, kung sakali man na may mapitas pa sa kanilang around 1 to 2 members for Blacklist International din. Actually, what's stopping Execration dito from finishing the game is this turret already na lang. Kaya yung tablet Ronaldo Tipa is happening on the middle lane. Kung gusto na yata tapusin talaga. Uy, look at that. Talaga nag-chani lang dito. Si pare mong Hayabusa, si KLDJ, The King is really hot right now. Look at that. Nag-punishment dito sila. Oh, heaven, Lady Senorita. Mukhang hindi masyadong sumasapat yung kanilang damage just to shut down si Lods M, even si Lods J, Eto Max, or si Rendion. Right now, the Lord is marching towards the middle lane. Kailangan nilang tunawin to as much as possible dahil they might focus on the base turret. Dito, lumipad agad si Lods M. Nakakapag-free dito sa may bandang Gendi. Eto Max with a Falling Storm or rather Feathered Airstrike. Pero wala magagawang damage dito ang Blacklist International dahil minamama sila dito. Harapa-harapa ng Execration in your face ang sagot. Wise. So wise ang posisyon na doon. And another one will be shut down. Double kill will be secured by Lods M. And this is clearly a game for Execration dominating the whole.